2002, nang mapasok ako sa Philam Life, nirecruit ako ni Mr. Cholo Biduya. Ipinakilala niya ako kay Sir Bert at saka kay Ma'am Ludi, which is yun yung mga manager niya. Bilang insurance agent or financial advisor, tawag ngayon, ang focus ko ay kumausap ng tao, mangumbinse at i-open yung mind regarding insurance. Pero noong January 2013, kinausap ako ni Sir Bert at sinabihan niya ako, umatin daw ako ng leadership camp. Kaya lang, ang sa totoo lang, hindi wala sa isip ko yung mag-leader, mag-manager. Dahil siya yung aking manager, siya yung aking leader, sumunod ako sa kanya bilang pagpapasakop. Pero talagang hindi ko gustong maging leader. Tinapos ko naman, pero nung matapos ko, hindi ako nagpursu. August 2013, ang kaibigan ko lumapit sa akin. Sabi niya, tinanong niya ako anong trabaho ko. Sabi ko, financial advisor. Saan daw ako nag-work? Sa Philam Life. Sabi niya sa akin, gusto niya mag-join sa aking trabaho. Gusto niya sumama sa akin. Kaya ang nangyari, yung kaibigan ko, naging kasama ko, napasok siya dito sa Philam Life. Siya nga si Mary Jane Aron. October 2013, nagkaroon na naman ng training at ito'y initiated ng mga agency manager para sa mga potential leader. At ang pangalan ng training na yun, Premier Leader Management Program. Isa ako sa sinabihan ni Sir Bert na umatin. Actually, kung di ako nagkakamali, mga 10 kami na pina-attend doon sa training na yon. Pero as times goes by, nakita namin na umunti na kami. Konti na lang kami doon sa training at yung iba hindi na nagtuloy. Kami na lang yung nagtuloy. Sa pag-attend ko ng training, dahil that is 3 months, I think 3 months yung training na yun ng leadership. Every week lang yun, once a week. Tapos, doon ko na pagtanto na sabi ko, maganda pala yung leadership na ito, itong training na ito na pina-attend sa akin. Dahil hindi sa ano pa man na actually, hindi ko nga alam kung magkano yung sahod ng magkano ibibigay sa leader. Ang nasa akin lang yung mission ko na makakapag-save ng lives. Hindi lang ako ang gagawa kung magiging leader ako. Marami ako makakatulong na para ma-spread ko yung mission ko. Sa pamamagitan ng pagiging leader ko, magkakaroon ako ng mga advisors. Yung mission ko, maibababa ko sa kanila. November 2013, isa pa lang ang recruit ko, yung friend ko. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko yung husband ko na mag-join siya sa akin, mag-resign na siya sa trabaho niya, mag-join siya sa akin at maging financial advisor kasi need ko ng 2 advisor bago kumapromote ng AUM or agency organizer that time. Ang sagot niya sa akin, hindi ko 40 yan, ayoko. Hindi ko siya na-convince nung una. Tapos, sabi ko sa isip-isip ko, di bale, December pa naman yung graduation namin. Sabi ko, baka magbago ang isip niya. Kaya ang ginawa ko, lagi ako nagpre-pray. Sabi ko nga sa Panginoon, Panginoon, kung ang path ko talaga na ibinigay mo, maging leader ako, ibigay mo sa akin yung kailangan ko. Kailangan ko po yung husband ko dahil kailangan ko ng teki sa pagiging leader ko. Kailangan ko may susuporta sa akin kasi mas teki siya sa akin. December 2013, naging 2 na yung recruit ko. Pinakinggan ng Diyos yung panalangin ko dahil nag-join na yung aking asawa sa akin dito sa Philam Life. At dahil ako nga yung dadan ko lahat yung requirement, yung FYC, pati yung recruitment. Kaya graduate ako na yung requirement ko, bumasa ako sa requirement. Ako, pinagtok pa nga nila kasi ako dahil ako yung may 2 requirement. Ako lang yung nakadan ng requirement para maging AUM that time. February 2014, I was promoted as Associate Unit Manager dahil sa 2 kong recruit. So, ang Associate Unit Manager is a
temporary position, hindi siya permanent. At sa bilang andito na ako, talaga yung path ko, kailangan kong maging yung journey ko pagiging leader, kailangan kong mag-UM. Kaya nag-recruit pa ako ng 5 pa para maging UM ako. At idan ko yung iba pang requirement ng FYC. Then May 2014, I was promoted as unit manager. Hindi pala madali ang pagiging leader, pagiging unit manager. Dapat pala, idan mo pa pala yung mga advisor mo na sa mga requirement nila para makatawid ka sa susunod na taon. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko yung mga advisor ko. Sabi ko, kung gusto niyo pa akong maging unit manager o gusto niyo akong makatawid next year, gawin niyo yung inyong mga requirement. Nag-focus kami sa recruitment at activation. Kasi ayoko na maranasan yung 2014 na nakaka-stress. Kaya tinake namin yung, nag-take ako ng advantage kasi that time, ang Philam Life, talagang nagkakandak sila ng BOP sa iba-ibat lugar. Kaya lahat yata ng BOP ni Philam Life, nagpapadala kami ng recruit. Kahit saan lugar, Makati, Manila, dito sa Cubao, may recruit kami. Kaya nga 2015, nakilala kami ang unit namin as top recruiter na Manila B. May 2015, isa ako sa 5 na naging real life hero ng Philam Life nationwide. Kaya mas lalo pa kami nakilala doon. Kaya bilang top recruiter at the same time naging real life hero, pinag-talk ako sa BGC at ang ginawa ng mga Premier Academy, ni-request nila ako na mag-talk din sa Davao, sa Cebu, Iloilo, ng mga best practices ng unit namin. Kung bakit kami nakaka-recruit ng ganong kadami. At dahil dumarami na ang mga advisor sa aming unit, kailangan ko ng makahanap o magkaroon ng makakatulong ko sa pagmamanage ng mga ng aming advisor. Kaya noong 2015, nag-promote ako ng 6 na AUM. December 2015, na-promote ako as associate agency manager dahil nakapag-promote ka ako ng 6 na AUM. Bilang AAM or agency associate agency manager, ang focus ko ngayon, natutukan yung mga AUM ko na dapat makita ko kung masubaybayan din sila sa paghahawak nila ng kanilang mga advisors. Pero ang AAM is a temporary position lang. Kailangan kong maidan yung agency manager upang maging agency ang aming grupo. Hindi naging madali sa amin ang maging agency dahil marami kaming pinagdaanan na pagsubok, sacrifice, pagtitiis. Dahil hindi lahat kasi ng mga advisor namin na na-recruit namin, nakapag-stay sila. Maraming umalis sa napakadaming kadahilanan kung bakit nawala sila. Alam naman natin na dito sa ating hanap buhay, hindi naman lahat mapapa-stay natin eh. Maraming may aalis, may dadating, ganyan naman yung trabaho dito. Pero sa kabila ng dinanas namin na hirap at para makuha namin yung agency, talagang yan yung naging dahilan para lalo pa kaming tumibay, para maabot namin yung pagiging agency ng grupo. Sa loob ng 3 taon, sa awa at tulong ng Diyos, sa tulong ng mga advisor din, leaders, client namin na nakasuporta din, at ang aming agency manager na si Ma'am Ludi, at ang district manager na si Sir Bert, at yung mga executive namin dito sa Philam na very supportive. Nagawa namin na maidan namin ang requirement bilang agency ang grupo namin. Kaya January 2019, naging full-fledged akong agency manager.
you have dreams and goals in life, age doesn't matter. As long as you have commitment and wanna help others to make a difference in their lives, you will be able to achieve your goals with God's help. I am Lorna Cortezano, newly appointed agency manager in Philam Life.